Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Busing TV channel. Ang ating pong pag-uusapan po mga busing ay tungkol po sa aking 7 days conditioning. Pero bago po ang lahat mga busing ay aking sasagutin po mga busing ang tanong po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa aking channel na hindi nananawang nanonood po at sumusuporta. Okay po. Bago ko po sila i-set out mga busing, bago ko po sagutin ng kanilang mga tanong. Okay po. Ako po ay makikiusap po sa inyo na please paki-subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na vlog. And then comment na rin po kayo para masagot ko po ang inyong mga kasagutan. Ay, ang inyong mga tanong. So, yun. Okay po. And then, mga bossing, makikusap din po ako na may Facebook page po tayo. Okay po. Bago lang po yun. Ganun din po ang aking pangalan sa Facebook page. Busing TV channel. Pakikusap po ako na pakisupport po ng aking channel, mga kabusing. So, yun. Okay po. Okay. Ating sasagutin po ang mga tanong ng ating mga masugid na sumusubaybay sa aking channel. Okay. Sir Jason Corselis. Ayun po, nagpapasalamat siya kasi sinunod po niya yung 14 days conditioning po natin. Nanalo po siya. Nagtiwala ka po sa aking 14 days conditioning. Basta po mga busing, sundin nyo lang po ang step by step sa aking mga conditioning. And then bago nyo po ipasok ang manok, take note, bago ipasok ang manok sa ating 14 days conditioning, dapat naka-point po yung manok. Okay po, naka-freecon, nasa tugatog po siya ng kanyang kalakasan or superpower. Okay po, congrats po uli Sir Jason Corselis sa iyong panalo. Okay po. And then ay kay Sir Jimon Bullister. Okay po. Ang tanong po niya, 3 to 4 days, wala ba vitamins pinapainom sa manok sa 21 days conditioning? Okay po. Busing, ang tanong ko po sa inyong, ang sagot ko po sa inyong tanong, sa 3 days po, 3 to 4 days po, wala po tayong ipapainom pong gamot. Okay po. Wala po tayong ipapainom na vitamins. Okay po, sundin nyo lang po yung 21 days conditioning busing. Ulitin nyo lang po yung video. Kumuha po kayo ng papel, kumuha po kayo ng bullpen, ilistan nyo po. Okay po? And then, kaya Sir Larry Declaro. Okay po? Ang tanong po niya, boss, paano yung 11 months pa lang ang manok, okay lang ba yun sa 21 days conditioning? From tanong po ni Sir Larry Claro. Okay po. Ang sagot ko po niyan mga busing, pwede po yung manok po natin na 11 months old na ipasok po sa 21 days conditioning. Pero take note po busing, wag nyo pong ipapasok ang manok nyo na wala po kayong nakikitang sign ng mga sinyalis na yung manok nyo ay nasa pointed na or nasa condition na. Okay po. Gusto nyo pong malaman mga busing yung sinasabi ko pong mga sinyalis sa manok na ito ay talagang ready to fight na. At bago nyo po ito ipasok sa freecon, yung 11 days nyo po, dapat naka-pointed na po siya. Meron po akong bagong, meron po ako yung vlog ko lang po. Ipanoorin nyo lang po yun at kumpletuhin nyo po yung mga sign para malaman nyo po na yung manok nyo po ay panlaban na. Okay po? O yun. Okay po. At ito po, pangatlong tanong ni Asito Lauron. Ang tanong po niya, idol, bago lang ako sa channel mo, isang beses ko lang ba magtuturok sa 14 days conditioning at isang paligo lang po ba ang
gagawin ko. Okay po mga bossing? Take note mga bossing. Patutuwa lang talaga mga bossing. Kung tatanungin mo ko sir bossing ang Sito Lauron sa kung isang turok lang sa 14 days, oo isang turok lang. Pero again, uulitin ko, dapat bago kayo or bago nyo ipasok ang manok sa isang conditioning of precon, dapat nakatitikim na siya ng inyong ibibigay na panturok. 0.5. Okay po. Ulitin ko, dapat naka-point. Okay po. Titingnan ko po mga busing ha. Ang alam ko niyan sa 14 days conditioning ko, isang turok lang talaga ang ginagawa niyan. Okay po. Check ko po ha busing ha para baka sabihin nyo or baka sabihin mo sir, nagpapachamp ako. Kasi lahat ng conditioning ko is nakalista po yan. Okay po? Tagad lang po. Okay, 14 days. 14 days. Okay, yun. Oh, yun. Aligo. Paligo. Bitaw. Turok, biksan. Oh, yun, busing ha. Yung tanong nyo po, sir, Sito Lauron. Okay po. Yung tanong nyo po, tuturukan nyo po sa 14 days conditioning yung manok nyo sa 5th day. Isang turok lang po yan. Tapos, ano, isang paligo lang din po yan, mga busing ha. Sa ikawalong araw. Okay po. Yun. And then, ang sunod po natin sasagutin na tanong ay kayong kay Mark EJ Lagutan. Busing, tanong ko lang, sa 14 days yung ipapakain ko po ba sa puti, sa po ba yung puti lang ng nilagang itlog? Okay po. Tinatanong niya po kung sa 14 days conditioning ba, kung puti lang ba na nilagang itlog ang carbo loading ang tinatanong niya. Opo, busing. Yung puti lang po na nilagang itlog ang inyong ipapakain. Itlog, haluan nyo po ng ng corn or kaya rice o kanin, lamig. Ito po, yun. And then ang tanong po ni Sir Jose Abrel, busing tanong ko lang, kung tama lang pang pag condition ko, pakain ko sa umaga, may malunggay sa hapon gamot Enervon V12 maintenance, pwede ba sa 4 days bago ang laban turok po B12? Ayun. Ang sa akin lang mga busing, ang nasa sinabi mong yan, ang ginagamit ko lang po dyan talaga ay yung sinasabi mong maintenance na malunggay. Yun po. Sinasama ko po yan sa patuka. Pero yung the rest, hindi ko po subok yan. Okay po. Kaya hindi ko po masasabi busing na pwede yan. Ikaw po ang makakapagsabi niyan kung pwede po yan sa manok nyo, kasi kayo po ang makakaalam yan, kasi kayo po ang sumusubok. Try nyo po baka gumana. And then yung mga conditioning ko, i-convert nyo po sa inyong kalaman. Okay po. Yun. Okay. Sana yung nasagot ko ang inyong mga tanong, ha, mga kabusing. Matagal ko na yung mga comment na yun. Almost 2 months. Meron 1 month. Meron 2 weeks. Meron 3 weeks. Ngayon ko lang mga busing na nasagot, gaway busy po tayo ng isang almost or lampas isang buwan na hindi po tayo nakapag gawa ng video, hindi po tayo nakapag vlog. Okay, yun na. Okay, back to topic po tayo. Ang ating pag-uusapan mga busing ay i-reveal ko po sa inyo kung ano po yung short conditioning ko. Okay po mga busing, 7 days conditioning ko. Okay po, let's go. Okay. Unang araw, paligo. Paligo. Take note mga busing, dapat ang manok naka-pointed, naka-frecon. Okay po. Naka-preconditioning yung manok po natin. Okay po. Bali, i-check ko po yan kung ano po ibig sabi sa na mga past vlog ko, kung na-content ko na po yan sa inyo, na ipaliwanag ko na sa inyo kung ano ibig sabihin ng precon. Okay po. Again, uulitin ko po, ang manok dapat naka-frecon na,
naka-ready na, na purga na. Okay po? Naka-pointed siya. Okay po? Sa madaling salita, dapat ready to fight na yung manok. Okay po? Unang araw, paligo. Anong oras po ba ang paligo sa manok? Kung ako po ang tatangnin ninyo, mga busing, nagpapaligo po ako sa aking manok ay 6 a.m. Oh, meron po sa inyo magtatanong ba't ganun, 6 a.m. Disclaimer lang po, base lang po yun sa aking experience po ha. May kanya-kanya po tayong sistema. Okay po? Meron po dyan yung ibang tropa po natin dyan, ibang nananabong po natin, nagpapaligo po sila 8 or 9. Okay po? Pero po ako, 6 a.m. Okay po? And then sa alas 7 o 7 a.m., sa unang araw, patuwa. And then sa gabi, tuturukan nyo po siya. Okay po? Kahit anong panturok na ginagamit nyo. Pero ang ginagamit ko po sa unang araw, sa gabi, ang turok ko po sa kanya, Bixan 0.5. Okay po? Unang araw. Okay po? Pangalawang araw po. Okay po? Pangalawang araw, Bullplex sa hapon. Okay po? Okay. Bullplex sa hapon po ang aking pinapainom. Anong oras po ba, busing? Okay. 6 p.m. or 7 p.m. Okay po. Take note, mga busing. Again, ulitin ko. Sinabi ko na po ito sa mga nakaraang vlog ko. Nagpapainom po ako ng gamot or magpapainom po tayo ng mga vitamins sa manok sa gabi lang. O wala po tayong painuming gamot sa umaga or tanghali. Lahat po yan gabi. Okay po? Ayun. And then, third day, pangatlong araw po mga busing, keeping. Okay po? Mahababang keeping po yan. Mayroon po magtatanong, bakit 7 days keeping ka, busing? Para po kasi sa akin mga busing, para fast skill. Okay po? Fast skill, ayun po ang aking pagkaano po, para yung manok nyo, maaga pa lang, machi-check nyo na yung kanyang alertness. Okay po mga busing? Third day, keeping. Hapon, wala po tayong papainom na gamot. Okay po? Wala po tayong papainom na gamot sa third day. And then, fourth day. Pero, okay, sige ha. Tatapusin muna natin mga busing yung vitamins. Saka na tayo mag-ano kung paano yung way nagpapapatok ka. Okay po? And then, fourth day, stress tab. Sa hapon din po mga busing ha. Sa hapon. Okay po? Stress tab sa hapon. Anong oras? Dati 6 p.m. or 7 p.m. Okay po? Okay. Fifth day. 3 days before fight. Ang pinapainom ko po niyan sa hapon, Red Gel Forte. Okay po. Take note po, busing ha. Magsimula po sa 5th day hanggang sa 7th day niya, carbo-loading po tayo dyan, mga busing ha. Okay po. Maya na po natin sasabihin sa inyo yung carbo-loading kung ano po yan. Okay po. Sa ika-anim na araw, ganun din po, sa hapon ang ating ipapainom 6 p.m. or 7 p.m. Centrum. O pamangutin, Centrum. Gamot po pantao. Nabibili po yan sa butika. Okay po, gamot po pantao yan mga busing, Centrum. Okay po. And then, sa the day of fight, sa 7 days, sa ikapitong araw, sa laban na mismo. Okay po, sa laban na mismo, ang pakain lang po dyan o ang ipapainom po natin dyan umaga bago umalis, Bullplex 30 minutes. Okay po, bago umalis, Bullplex ang buo. Wala po tayong ipapainom po dyan na kalakalahati. Sambu po yan, busing ha. 30 minutes bago kayo umalis, painumin nyo yan. Okay po. Tapos, bago umalis, ianun nyo po ng 5 drops of reload. Kung malayo po pupuntaan nyo, 5 drops of reload. Pero kung walking distance lang, 3 drops of reload. Reload, alam nyo po yan, alam ko po. Mabibili po yan yung reload sa bilihan po ng gamot sa poultry. Poultry supply. Okay po. O balik po tayo mga busing sa patuka.
Ano po ba kabusing ang ating pamamaraan or aking ginagawa po sa aking manok pag ako ay nagpapatuka na? Okay po, ganito po mga busing. Pagpatak po busing ng pag-conditioning na, iniiba ko po yung aking pamamaraan ng aking pagpapatuka. Ginagawa ko po silang dry feed. Hindi ko po sila inaano po sa wet feed. Okay po. Wet feed po ako kapag maintenance. Wet feed, it means basa. Basa po ang patuka. O, ibig sabihin nun, basa po ang patuka. Pero kapag po ako nagpasok po sa conditioning, dry feed po ako. Okay po. Yung malunggay, aalisin ko na po dyan yung malunggay. Kasi yung malunggay, maintenance to frequent, hinahalo ko po sa patuka yan. Ang inaano ko lang po sa, ang inaano ko lang po busing or mga ginagamit ko pong patuka, ay re-reveal ko po sa inyo yung wheat germ, platinum, tapos yung sultada, ako kasi ginagamit ko turbo. Okay po busing, turbo. Pag haluin ko yan, and then, yun lang, wheat germ, platinum, turbo. Yun lang tatlong yun. Ha? Pero dapat ang takalan nyo, may measurement po kayo. May yung takalan ng Yakult kalahati, yung Yakult, ang buto niyang Yakult kalahati nun, isang puno lang nun hanggang po sa ika-6th day, ganun po. And then sa painom, nitrogen ba yun yung may ano ko niyan, nauubos na kasi. Pero pag nakita ko yun uli sa palengke, sa bilihan ng poultry supply, yun ang pinapainom ko. Basta kulay dilaw po na ano yun, selectrogen. Yun po, selectrogen. And then yun, alternate selectrogen sa umaga, hapon, tubig. Tapos selectrogen sa umaga, hapon, hanggang 6 days. Okay po. Yung patuka ko po, wheat germ, mga busing ng wheat germ, platinum, turbo, or anong klaseng concentrate na ginagamit nyo, pwede po yun. And then sa I know, carbolyding po pala tayo pagdating po sa check po, remind po yung patuka po na wheat germ, turbo, and then platinum, hanggang po yun sa 4th days. Okay po mga busing, pagpatak po ng 5 days to 7 days, carbo-loading po tayo. Okay po, carbo-loading yun po yung corn, kanin, at itlog, ng nilagang itlog, yung boil, yung puti, yun po ipapatuka po natin. Ayan po, carbo-loading para mapagaan po yung katawan ng ating manok. Okay po. And then yun na mga busing, pagdating po ng 7th days. Okay po mga busing, pagdating po ng 7th day, ikapitong araw, saktong laban ng manok nyo, dapat ang patukaan nyo po sa inyong manok bago umalis, 10 grams lang. Kung ganito yung Yakult, ganyan lang. Okay po, ganyan lang karami ang papatukaan nyo po sa inyong manok. Carbo loading po yan. And then after 10 or after kayo, after 10 or before 30 minutes bago umalis, pasakan nyo po or painumin nyo po ng Boltflex. Okay po, kapag umipot po yan mga busing na kulay Boltflex, tumalab na po ang gamot, pwede nyo na po siyang ibiyahe, nandun na po. Okay po, and then take note mga busing ha, balik po tayo sa 3D. Sana nakakasunod po kayo mga busing. Sana nakakasunod ha. Balik po tayo sa ikatlong araw. Nakakeeping, start of keeping. Dapat po yung manok nyo po, kada magpapatuka po kayo, inalalabas nyo po sa keeping box. Okay po, dapat nakakeeping, wala po siyang nakikita. Wala po siyang nakikita kinahin, wala po siyang nakikita mga kak or kapwang manok. Okay po, ilabas nyo po siya, patukain, painumin,
iwasan nyo pong itali ang manok sa tipi. Kasi kung meron po kayong inahin na gala, pag lumapit dyan, patay na. Huwag mo nang ilaban ang manok mo. Kasi kakasta ng kakasta yan. Wala na. Sa para sa akin, nangyari na kasi sa akin yan. Yung, nangyari na sa akin yun, yung inilabang ko. Pero nang hinayang ako kasi 21 days conditioning, itinipi ko, tinitingnan ko yung alertness niya. Nalingat lang ako, nilapitan ng inahin ko, kinastahan, yun, awat ko naman, kaso yung similya nung manok ko, matapon. Eh, may mga tropa ko nandoon, di ko sinabi na ganun. Eh, pinairal ko yung pagkaano ko, nilabang ko yun, talo. Basta pag ganun pong nangyari sa manok, kahit anong mayroon, huwag yun ang ilalaban. Kaya, basta take note, kapag ang manok nyo papatukain, dapat naka-scratch pen. I-check yung eyeball niya kung magalaw, kung alertness siya, paano malalaman, dapat may hawak kayong manok. Ilapit-lapit nyo sa kanya, kapag sumusunod siya, okay yun. Pointed na pointed po yun, nasa tugatog siya, alerto siya. Ibig sabihin nun, hindi siya bibitaw ng palo. Hindi siya basta-basta bibitaw ng palo na hindi papatay. Okay po mga busing. Ayun, ay sana ay nakuha ang aking ibig sabihin. At sana ay nalista nyo po ang aking 7 days conditioning. At sana ay wag po nyong i-bash. Kasi ito po ay mga busing ay base lang po. Or sarili ko lang po itong conditioning. Pero subok ko na rin po ito. Okay po. Pero bihira ko lang po ito gamitin mga busing kapag na champuan ko talaga yung manok kung nakapointed, pointed na pointed, ina-apply ko yan. At lalo na kapag may pera ako, na malaki ang pera, bigla kong naisipang sumabong. Kung may pera, tapos na-champuan ko yung manok ko na naka-maintenance. Kasi yung lahat ng manok ko mga busing, parang naka-precon lang din yan kasi lahat binibigay ko sa kanila. Okay po, lahat binibigay ko. Kaya halos naka-precon yan, pinupurga ko, tinuturukan ko. Kaya kapag ipinasok ko yan sa ganitong kaya short conditioning, okay na yan. Okay po. Ayun, nice. Sana po ay ulitin ko po. Sana ay huwag i-bash. Ito po ay base lang po sa aking experience. Karanasan. Okay po. Pwede na nyo naman pong i-convert sa inyo pong karanasan, ang aking karanasan, kung sa kung baga parang crossbreed. Okay po. At sana yung mga busing may natutunan. Okay po. At sana yun. Sa bagong makakapanood sa aking vlog, please, 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 ako po ay makikiusap po sa inyo na please pakisupport po ng aking channel. Pakiclip na, pakilike, click the notification bell, subscribe, comment na rin po kayo para mabasa ko po and then ma-shoutout ko po kayo. And then ulitin ko po, click the notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na vlog. And then please pakisupport po ng aking Facebook page. Okay po, Bossing TV Channel. Yun lang po at ulitin ko po, sa larangan po ng sabong ay huwag po tayong magpapakalulong. Gawin po lang natin po itong sports laro. Huwag po tayong magpapakalulong. Alagaan ng manok, mahalin para lagi po tayong panalo. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat mga bossing and bye bye.